Ayan, light and sound check, sir. So, light and sound check. Oo. Oh. Yan ang kanyang daytime running lights. Pakalinaw. So, open natin. Yun. Swabe ng tunog. Sobrang liwanag, kasilaw. Ewan ko na lang kung di ka pa makita talaga nakasalubong mo niya. Paka-elegante ng itsura, no? Sobra, wala akong masabi. Sobrang ganda. Ang sure ng throttle, kapag naka-center stand yung motor, mapapansin niyo para siyang nabubulugan. Ibig sabihin niyo, sir, meron talaga tayo. Ah. Kasi yung traction control, pag naka-on siya, tapos naka-center stand yung motor, para siyang nabubulugan. Pero kapag na-throttle mo na ng na-throttle, mag-off na yun. Tutuloy-tuloy na yun. Ramdam mo yung power, oh. Engage power. Yan, sir. Engage yung traction. So, pwede mo siyang i-off talaga. Kaya na pala dapat. Tsaka, so, tubeless yung ating magulo kahit na kalimis tayo. Oo nga, no? Tubeless pa rin yung zero. Paps, welcome back to Artist Alonso Motovlog. Yes, Happy New Year mga Jusero. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. And don't forget to hit like, share, comment, and hit the notification icon sa channel na nag-start ng pagkakanda sa motorcycle units, parts, and accessories. Naman! Maraming salamat po sa 118,000 subscribers mga Jusero. Sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat po sa inyong suporta. At ngayon nga po, iribila po natin ang isa sa mga motorsiklo na nakita ninyo na na-offer pa na kulay pula, diba? So ito po yun, yung ATR 160 na QJ motor. Correct. Alam naman natin, basta si QJ, hindi KJ. So may bagong-bagong motorsiklo na aabangan ninyo. Naku, balita ko sobrang siksik at liglig talaga sa mga specs and features ito. Kaya pag-usapan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Yon. Yon. Hi sir. Ayan ang pagbabalik, sir, balita po. May bago na yung ATR 160. Meron po. Yes, sir, QJ Motors po. Wow, so simulan na natin. So QJ sir at ATR 160 Adventures Scootsha. So meron pa rin tayong visor na adjustable sa harapan. Ooh. Wow. Para sa ATX na sir, napansin nyo, movable pa rin siya up and down. Front natin, naka-projector headlights tayo, pero apat na siya ngayon. Tingin niya. So, ibig sabihin, mas pinalawak pa na nito, no? Yung kanyang headlight. And meron din tayong daytime running light. Astig. At anong kulay yung tinitingnan natin ngayon, sir? Silver. Silver. Yes. At meron pa bang ibang kulay? Yes, sir. Meron tayong gray, black, and red. Oh! Sir, may sinasabi kayong impression niya dito sa kanyang visor kanina eh. Yung mga texture, sir, ng plastic parts natin ng mga dark, mga black, meron na siyang mga designs. So, pag siguro hindi siya masyadong mapapansin pag sa camera. Pero pag nakita mo sulod na siya ng malapitan, meron siyang texture or may design yung mga plastics. Hindi siya plain. Parang rough yung design niya. Yung mga small detail tayo, sir, na mas nagpaganda rin dun sa design ng motor. Ayun. Sir, easy to maneuver ba yung kanyang windshield? Yes, sir. Nakataring mo lang din siya. Then down or up lang siya. Oh, so easy. Good. Okay, sir. Yan. Sa baba naman, sir,
Yan, naka-inverted forks pa rin tayo sa harapan. So, para sa mas magandang laro ng suspension. Ang galante ng kulay, sir, ha? Yes, gold pa rin, sir. Gold! And galante rin, sir, ang kulay ng ating rims. Gold. So, kasama na to, sir, pag binili mo. Yes, stop po natin yung gold rims. Yes. Ties po natin dito, CST. So, ABS po ang front natin, single disc. Then, yan, ABS ang harapan. Yun. At sa mga nakaraang vlog naman natin, nakita naman natin na ready to use agad si QJ Motor. Wala ka nang masyadong i-aftermarket. Correct. Kasi lahat ng hinahanap mo andito na. Starting with the gold colors. Ano yung size ng gulong? Ang size sa gulong nito sa harapan nasa 100 by 80, 14. Oh. Napakaganda. Sa dual sport tires pa rin siya, sir. Nice. Ayan. So, harap, ngayon tignan natin yung kanyang panel. Okay, sir. Sir, ang ating kilos pa rin yung ating motor. So, push. Ooh. So, open natin. So, yung kanyang panel. Wow! QJ Motors. Uy. So, yan. Loading ng panel. Yun. Sir, sa panel makikita natin yung fuel. So, yung temperature ng motor, yung odo. So, yung total. RPM, yung battery voltage. So, may time. So, dito naman yung switches para doon sa panel. Ito, makikita natin, pwede na ito palitan ng interface. So, pwedeng i-auto. So, pag black kasi, pwede mong iset, white, ganun din. Pag auto, pag gabi, nag-set siya sa black. Pag morning or maliwanag, white siya. So, okay. May sensor po siya. Para mas madaling, para hindi visible sa mga riders natin. Black din po, brightness. So, mobile Bluetooth, yung connections po sa Bluetooth natin sa mga yung mga headsets po. So, meron siyang Bluetooth connection. And may abang po, TPMS po is may abang siya. If ever, optional siya. Pwede siyang add-ons by order siguro, sir. Para makita mo yung tire pressure. Ooh. Okay. Alam nyo, sir, no? Halos lahat ang importante. Yes. Nandito dito na yung makikita mo agad yung mga parang maging problema. Ito nga yung next na yung na-highlight ko, sir. Naiinteresado ako. Yun. Mm. Yung next natin, sir, is dual channel ABS na siya. Pero meron pa rin siyang traction control system. Ayun. Oo, sir. Yes, meron, sir. Traction control. Traction control system ang ATI-160. Adventure na adventure. Sir, is pwede mo siyang i-on, pwede mo siyang i-off. So, may option ka, sir, kung gusto mo siyang naka-open or naka-bukas. Ay! So, pero naka-default siya. Pag in-open mo na yung motor, default siya as open. Pero pwede mo siyang i-close kung gusto mo. Talaga? Sir Albert, sa mga new riders at new subscribers natin na masyadong malalang alam sa TCS, para saan ba yan? Bakit napapawaw sila pag meron? Traction control, sir, additional safety feature to sa motor. Kapag... lalo na mas maganda ito kung madulas yung kalsada, kung basa ang kalsada, ina-assist ka niya na hindi ka mag-over-rev or para hindi ka, sabihin na natin, out masempla or out balance. Kasi tinutulungan ka niya hindi mapiga ng sobra yung brake mo. So, safety feature siya, mga Joseph. At also, sir, combined sa ABS natin. Ayos. ABS na, may TCS pa. Nice. Panalo. Hybrid? Hybrid. So, yung switches naman natin, meron pa rin tayong hazard. So, yan, may hazard siya. So, yung high and low natin, yan, horn. Then, yung left and right signal lights natin. Pero, meron pa tayong add-on sa levers. Sa levers, meron tayong handbrake. So, nadagdagan na rin siya ng handbrake. Siksik ka. Yes, same time, meron na rin tayong adjustments ng brakes, left and right, so pwede mo siyang ilayo, pwede mo siyang ilapit. Ay. So, parehas yung sir, left and right levers, meron siyang adjusters. Uy! Wow! Nakakatawa si QJ, no? Hindi nagbabawas. Nagdadagdag. Ayun, ayos. Ayan. Sir, may mga packets ba siya, sir? Yes, sir. Packets natin, dalawa. So, mga packets natin, meron na tayong charging. Ooh! Charging port. So, okay. Kasha cellphone dito, sir. Wala, meron sir. Kasha cellphone dito, sir? Yes, sir, kasha. Okay. Uy, kasha nga! Pulipin. At naka-ano siya, sir, no? Naka-horizontal yung set, yung layout niya. Sa napansin mo, sir, meron pa rin design yung plastic niya. Parang wood style, sir, no? Parang wood yung... Hindi siya plain, so nadadagdag yung
forma or ganda ng plastic. Correct. Nakakatuwa naman. Plus yung ignition system niya, no? Kung makikita mo rito. So, dito naman yung fuel and seat niya. So, pag bubuksan mo siya, so, balik mo sir ng isa para mabuksan mo yung fuel. Ayun! And yung seat. Panalo! Sir, ang ating fuel capacity naman po dito sa ating tangke. 8 liters. Wow! At balita ako sir, meron itong fuel consumption. 45 kilometers per liter. Uy, panalo. Ang layo ah. Malayo-layo siya sir. And sir, yun sir sa panel, meron din tayong stop-start. So, may idling stop sa mga familiar sa paggamit ko ngayon para mas matitig yung sa fuel consumption. Astig! Yung sa seat po, meron tayo tatlong ways para mabuksan siya. So, one is yung kanina, yung dito sa switch para sa... buksan natin. Yung dito sa keyless. Okay. One. Yung second is yung dito sa remote. Two. Then, third is yung manual key natin for seat sa likod ng remote. Dito sa ilalim po. Dito siya nilalagay. Amazing! Ayun! Pag-insert ang pulang ko. Ayan! Sorry, hindi ko makikita. Yan. So, answer. Seat. Bukas na rin. Interesado ako sa laman ng loob kasi ang dami niyang ways para buksan. Siguro yung pang-apat pag-pwenersa mo. Ayan. Ano bang laman nito? Sila ang daming option para buksan ang upuan. So, natin siya naka-spring reload pa rin siya. So, okay. Hindi siya babagsak. So, dito sa storage, ito yung battery niya, sir. 14 amps ang kanyang battery. Sobrang laki, sir, ng battery nito. So, kahit maglagay kayo ng mga extra lights o palitin mo sila, kaya niya dahil napakalaki ng battery niya. Sobrang laki talaga. Pero sir, hindi naman siya malakas kumonsumo ng battery. Sinusupport lang talaga siya natin sir para at least hindi tayo kakapasok dyan sa mga electronics na nadagdag. Features niya. Okay. Okay. Dito meron tayong secret na lagayan. So, ito dito nila nilagay yung sa fuse box. Mm. So, pwede mo rin siyang gawing lagayan ng tools. Nice. Maximize talaga yung spacer. No? Anong capacity nito sir? 20-25 lang siguro sir. Kasi hindi rin kasi kakasya sir yung helmet. Correct. Okay. Ang lapad niya. Hindi binawasan yung quality, maganda yung leather quality. May combination tayo ng gray and black, maganda yung stitches. Hindi na kailangan palit ng takip. Correct sir. At ano, malambot at bumabalik sir. And rubber. Correct. At maganda yung sa legroom, yung pag sumasaka yung rider, hindi masyadong nakabukha ka. At maganda rin yung ample space para sa ating pino. Oo! Wow. So, ang bilis ng response niya, no? Yes, sir. Ayan. Brake light ko, sir. Oo! Parang kukunin na ako ni Lord. So, LED rin, sir, sa likod. All LEDs. And, syempre, meron tayong plate light. Plate LED light. Na rin. Yun! Ako naman, napakalapit naman yan. Idagdag na rin natin, sir, no? Naka-dual shock tayo dito sa likuran. Yes, sir. And of course... May kanyang straight siya, sir. So, dibaso na naman ang ating shock. So, adjustment din siya ng rebound. Yan. Uy, good yun, ha? Ayos yun. So, watch yung mga tiyosero yung shock na vlog natin para ma-capture nyo rin yung importance. Important. No? Okay. Yeah. So ngayon, ang size na po ng gulong dito sa likuran ay nasa 130, 70 by 13 at naka-hydraulic disc brake din siya. Yes, so disc and disc tayo. ABS dito sa yung likod. ABS harap, ABS likod. Dual channel. Ayan. And consistent yung gold. Nandito rin, makikita rin natin. Ayan. At ito yung kanyang sporty muffler. Napakaganda. And sir, meron tayong radiator. Liquid cool siya. Liquid cool. Ayan. So, mapag-uusapan natin, sir, no, yung makina nito. Pero sir, naalala ko, no, dito, balik tayo dito sa may panel. Naalala ko, sir, balita ko, meron niya ba itong Bluetooth? Yes, may connection tayo, sir, sa phone. So, pwede tayo mag-screen mirroring at saka, tawag ito, mag-connect sa phone ng apps. So, hold ko yung enter. So, lalabas siya. Pwedeng iOS and Android. So, Apple and Android pwede siya. I-scan lang siya or i-download nyo lang yung app. Pwede pero sa Android, app, iOS, yes. Fully paid. Fully paid. Fully paid. Ayan. So, ayos siya. So, ngayon naman sir, pag-usapan naman natin ang bilhin
bida ng ATR-160. Ano ba makina na ito, sir? Yes, sir. Single cylinder, single overhead cam, pero 4 valve yung ating engine. Wow, 4 valves! 4 valves! So, ibig sabihin, medyo mabilis to, sir. Yes, sir. Medyo four mabilis. 4 valves, eh. 4 valves. Plus liquid cooled. Yes, sir. Liquid cooled. Meron tayo na J4. Hybrid pa? Hybrid. So, yeah, hybrid, sir. Ano yung hybrid, sir? Hybrid, meron tayo electric assist. So, sa engine natin, so may konting assist tayo sa electrical. Kaya siya yung hybrid, sir. Ano yung mga na-nosebleed, sir? Ano yung assist na yan? Dumudugo nga rin sa rin. Yung hybrid, sir, may support yung electric doon sa makina natin. Ah, so, para okay. Mas smooth yung takbo. Oh! Yun. Iba? Mas makakatulog. Advanced, ha? Advanced technology. Parang kotse na. Yung like, at syempre, ang displacement ng ATR-160cc, mga tesero, at ang kanyang transmission po ay belt. At ang 4 and stroke po dyan, nasa 58.5mm by 57.9mm. At ang clutch niya, syempre, automatic CVT. Ituloy-tuloy na natin yan sa performance. Whoa! Niya. Ang ATR-160 po, ang maximum power niya, nasa 12 kilowatts at 8,500 RPM. At ang kanyang maximum torque naman, nasa 15 Nm at 6,000 RPM. So, mga kesero, ito sobrang big time talaga ng QJ Motor ATR-160. Kaya, medyo kinakabahan ako kung ayun magkakaano ba to. Kasi ang dami. Sobra, siksik, digleg. Correct. Ang dami. Ang daming feature. So, kinakabahan din ako sa presyo. Correct. So, ngayon lang. Kinakabahan kasi tayo lahat sa presyo eh. Magkano po ba yung ATI-160? So, sa dami ng specs ng motor, sir, presyo lang po ng motor natin is $159,900. Wow! Oh. $159,900. Wow! Para yun, sir, sa lahat ng features na nandun sa motor. So, sulit po, sir. Sulit na sulit! Imagine, nasa may TCS na, naka-dual channel pa na ABS, naka-instrument panel pa tayo ng TFT. Naka-gold colors. Pa, lahat. Four valves. Importante yun. Hybrid. Ang daming ways para buksan yung upuan. Sobrang dami. So, sir, sa ngayon yun po yung SIP natin, no? Yes, po. Okay. Ang tanong ko lang po, sir, paano naman po ba sa mga piyesa nito? Yun. Dito sir sa atin pa rin yung parts, service dito pa rin naman. So same din sa katulad sa ibang bikes natin. So kaya naman natin support sir lahat ng parts. Available po yung mga parts. Ang importante yung availability ng piyesa. Wonderful. Ang QJ talagang nagbo-boost siya ng maraming units starting last year and then beginning of this year. So napakadaling abangan. Kasi fuel injected yung ating makina. Ayun, FYI. Magugulat ako sir kung carburetor to niya. FYI. Stig! Sir, last question na lang po. Dito po ba ito mag-ibilis sa Bristol Motorcycle? Siyempre, yes, no? Dito po sa 10th Avenue Caloocan. Anong araw po ba kayo open? Yes, sir. Monday to Saturday, 8:30 to 5:30. Yun. And look for Sir Albert Mayan. Yun na po niya. Andiyan po ulit sa screen. Andiyan na po natin. Okay, Sir Albert na lang po. Ayun. And shout out Sir Eugene and Sir Rene. Shout out. So ngayon bag, dimension naman tayo. Tara. Ayan na. Simula na. Ano na tayo, no? High test na tayo. Dahil pag-tag ba ko ba kasi ero, no? At alam niyo ba, no? Ito po ay merong side stand. Walang katapusan. Walang katapusan naman ng feature niya. Features, diba? Panalo. So, sakin na natin. Ayan, sa dimensions mga Chocero. So, nasa 1,990 by 755 by 1,210. May wheelbase siya na 1,325mm na may weight na 132kg. Ang seat height niya 770mm na may ground clearance na 1,165mm. Ayan mga Chocero. So, kumusta naman yung feel sa 5.5? Okay. Ayan. So, abot ba? Abot na ba? Actually, abot ko naman talaga. Ayan o. Naabot ko pa naman yung floor na ito. So, ako naman, komportable na ito sa sakyan kasi medyo malayo sa chan ko at very visible sa akin
yung panel, nakikita ko agad. At ang maganda rito, pag kumipit ako, hindi ko matama sa tulog ko. So, maluwag siya. Okay siya sa akin. Yan. Tapos ito, mga Tsesero. Angat mo nga yung paa mo. Ayan, mga Tsesero. So, sa 5-5, ayan po yung makikita yung leg room niya. So, especially for the for someone higher na 5-5-6 to 6, may enough leg room pa tayo. Kasi malapad niya yung ating ayun nga eh. Ayan. So, napakaganda. At makikita niyo, mga Tsesero, oh. Meron po talagang ample na space para sa pillow natin. Hindi ba siya mabigat? Hindi siya mabigat, sa ako lang. Wala problema. So, anong masasabi mo? Gusto ko na siya yung uwi. Mga Tsesero, tulungan niyo naman ako. Oh. So, ang GCash number. Paano ka po ibigay? So, panalo po talaga sa ATI-160, mga Tsesero. Kaya punta lang po kayo rito sa Bristol Motorcycle. Saan pa ba? Monday to Saturday, dito lang po yan sa 10th Avenue, Caloocan. And look for Sir Albert Mariano. Yun. Okay.